Hello guys, Elvis again, and I'm here with Sersey and sa may Lalas Mang Inasal. Ito po yung destination natin. At sabi ko sa inyo sa mga yung huling post namin gutom na kami. So, kita try natin ngayon yung Mang Inasal ng Lamot. Yung sa ibang lugar nga sabi nila yung Mang Inasal daw masarap dahil pwede kang magkamay. Yan. Pero sa dito sa Lamot, meron din silang version ng Mang Inasal. Yan. Ang tawag dito sa restaurant na to is Lalas Inasal. So pupuntahan natin guys at ipapakita natin kung ano yung sineserve nila, kung ano yung ino-offer nila sa mga customers. At advice ko guys, dito along the main highway lang po siya. Yan, along the main highway. So pupuntahan natin at tatanungin natin, kakausapin natin yung may-ari kung ano man yung kung anong oras sila magbubukas, kung anong oras sila magsasarado, kasi yun ang importante sa ating mga ano mga travelers di ba? Yung may makakainan ka pagdating mo sa isang lugar. Alam mo bang hindi ka magugutom? Kasi tayo pag nagbibiyahe, hindi natin alintana pag napasarap tayo sa ano sa pagda-drive, lalo na sa mga nakamotor. Siyempre minsan magugutom ka na lang. Uy, asan ako? Dito na ako sa isang lugar may kainan pala rito. So at least matanong natin guys kung anong oras yung bukas nila o kung anong oras yung sarado nila para sa information ng karamihan. So samahan nyo kami guys, at para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, subscribe, and hit the notification icon for updates. At saka po huwag kalimutang mag-comment down below para sa ikabubuti ng ating susunod na episode. Okay, guys, follow us. And ito nga pala, anong masabi mo Sir Cien? Kanina umuulan eh. Mainit dito, saka masubukan natin ang Inasal Ifuga version. Ayan, o, di ba? Narinig yung mga kasama, subukan daw natin yung Mang Inasal na Ifuga version. Yan, so may mga ano tayo kanina, may na mga daanan din tayong bagong bukas na restaurant. May nadaanan kanina na Indian restaurant ito. So after here guys, siguro sa mga susunod na video namin i-feature din namin yung restaurant na bago na pagmamay-ari ng isang Indian na nakapag-asawa dito ng local. So nagpatayo sila ng kanilang restaurant na ito, sabi ko, bago pa lang. At dahil nga sa pandemic na ito, nakapagpatayo sila o naisipan nila magtayo ng kainan. Nakakaiba naman. Okay, dito lang yung matatagpuan sa Lamot. Wala nang iba. Okay, guys, follow us as we go inside. At saka, yun nga, gutom na rin ako. Gutom ka na rin, sir? Gutom ka na rin? Ay, kanina pa. Oh, okay. Let's guys, wag na natin patagalin. Kumakalam na yung ating sigmura. Okay. Let's go. Tayo dito sa Mang Inasal or Lalas Inasal, ika nga. So, ito yung Ifuga version na Mang Inasal. Unlimited rice na rin siya. Located po to sa yung on the way going to Manila. Dito po yun sa Lamot, sa along the main highway lang. Nakita nyo naman, along the main highway, di ba? So, ang katabi niya rito is yan o, mga gasoline station, Shell. Before Shell, meron din sa may kanan, dito po ang location niyan. So, tara guys, puntahan natin yung lugar at i-feature natin kung ano yung special sa lugar na to. Lalas Store at ito Lalas Inasal. Unlimited rice na po siya. Kagaya po yan ng Mang Inasal sa ibang lugar, pero dito, ito ang Ifuga version ha. Yan, puntahan natin. Yan, may mga nag-iihaw. Yan po mga iniihaw nila. Fresh po yan. Ayan o. Oh. Ban, sarap. Amoy pa lang, gutom na. Ha? Amoy na amoy pa lang, gutom na. Kanina pa kami gutom na gutom. Pero madulas kanina dahil umuulan. Medyo dahan-dahan na lang tayo. Well, sir, Sian, anong masasabi mo? Masarap yung inasal eh. Ha? Masarap ba yung inasal? Hindi pa na natin natitikman. Pero tikman natin. Amoy pa lang, masarap na eh. So I'm very sure yung lasa nito super. So guys, para po sa mga gustong subukan yung Mang Inasal na Ifuga version, ha?
Ito, Ifugao version yung mga inasal natin dito. Dito lang po located sa Lamot, Ifugao, along the main highway po siya. Yan, kakausapin natin si Madam. Ayan, ma'am, gusto po namin malaman kung, yari, ito nga, may inasal na Ifugao version. Diba? So, ano ang difference niya dun sa normal namang inasal sa ibang lugar? Ano ang difference ng lalas inasal sa mang inasal? Sa amin po, iniihaw namin sa uling. Hindi katulad sa Sulano, iniihaw nila sa kuryente. Ayan. So, ang price range po ng lalas inasal, magkano po ang serving nyo sa you know, sa yeah, sa chicken na yan. Napakasarap po niyan. 120 unlimited rice na po 'yon. Okay, meron din po bang soup kasama nung ano? Kasama nung serving? Meron sir. Ah, okay. So guys, ito nga, 'di ba? Sa Mang Inasal unlimited rice. Dito kung merong unlimited rice sa baba na Mang Inasal, ay siyempre hindi papatalo yung mga taga-Ifugao. Meron din kaming unlimited rice. Yan. Oh. Unlimited rice din. So I'm sure yung quality nung kanin nila rito is the best kasi sa Ifugao siya eh. Bibihira naman yung siguro nagsiserve ng hindi magandang quality ang restaurant dito sa Ifugao. So ano pong masasabi niyo ma'am sa ano sa mga viewers natin kung sakali? Kasi kanina nasabi ko yung location natin dito is along the main highway siya going to Banaue. So sa mga ano guys, sa mga galing ng Manila, pag napunta kayo dito sa Lamot, yari ginabi kayo. Tatanungin natin ngayon kay Madam kung anong oras yung opening nila saka yung closing time. Siyempre sa mga nagmomotor, nagbibiyahe, minsan din natin alam kung ano yung ano eh, yung oras na gutom na kami. O kagaya ngayon, ginutom ko yung sa daan, saan ba tayo kakain? Sabi ni Sir Chien, sabi ko, try natin yung lalas inasal, di ba? Yun ang mang inasal na Ifugao version. So, ma'am, ano pong oras yung opening nyo sa umaga? 5 o'clock, sir. 5 o'clock. Ayan, mga guys, 5 o'clock daw ang open nila. And yung ano po, yung paano yung anong oras yung closing nyo? 8 in the evening. Kasi may ano po tayo dito sa Ifugao eh. May curfew po tayo. Sa umaga, meron kaming goto. Mm-mm. Okay. Na pwede nating i-serve sa mga riders. Okay. Tapos mga 9 pwede nang meron nang mag-inasal. Hanggang gabi na po 'yon. Okay, so sa umaga is yung maiserve lang dito goto. Yan, goto. Coffee, meron pa rin ngayon coffee? Meron. Ah, okay. Ano pong ano yung coffee niyo, ma'am? Brewed or wala pa kaming brewed. Ay, wala pa. So yung mga ano lang, yung mga tinitimpla, yung instant coffee na tatawag, okay? Yes, sir. Okay. Yeah, kasi yan po kasi yung minsan yung mga riders na katulad namin yan ang hinahanap. Yung kape, kung saan pwedeng masarap kumain. So kami parang ano na rin yan cheating kukopyahin namin kung saan magpupunta yung mga kasama namin, di ba? So hopefully guys pag napasyal kayo dito sa Ifugao, syempre kung galing kayo ng ibang lugar ng Biskaya or Manila or anywhere, dadaan at dadaan kayo dito sa Lamot. Huwag niyong kakalimutan guys, lalas mang inasal dito, ang location niya po is Lamot, malapit po to sa sentro. Before Shell na gasoline station, right side po siya. Yan. Okay guys, let's check the food out. And of course, gutom na rin kami, so kailangan natin mag-order. Okay, see you guys on the next episode. Ito, dito tayo sa Lalas Inasal. Ito yung Ifugao version ng Mang Inasal. At susubukan natin yung kanilang serving. Yan. So, nag-ano tayo ngayon dito. Meron silang, ano guys, mga kubo dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, yan, ang kubo nila. 5, 6, yun, 6 na kubo yan. 6 na kubo, then meron din dito sa loob na mga table. So, para po sa mga big group, mga usually mga riders, kasyang-kasya po ang 20 rito o 30. Kasyang-kasya po yan. Yan. So guys, ang kagandahan nito, yung kubo nila, ito naman, may net pa, maganda yung furnishing, at saka hindi masyadong mainit dahil open siya, open yung lugar, and along the highway.
So, ito guys, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tirahin na natin yung manok. At nang matikman ang makaalaman na kung ano yung lasa at nang pinagmamalaki ng lalas inasal. Ito guys, to may sabaw sila. Try ko yung sabaw. Try natin sabaw. Ayan yung sabaw nila, oh. Ayan. Ayan. Anong lasa ng sabaw, sir? May onion leeks, lasa ng onion leeks. Wow, ang sarap. Tapos lasang chicken. Ang sarap nung ano, ang sarap nung sabaw nila, in fairness, mga sir. Masarap siya, hindi siya yung powder na pinakuluan lang. So ito yung homemade. Yung lasa niya is yung pinakuluan na bones. Minsan kasi ang sabi ni Madam ka ano eh, minsan ang sabaw nila baka, minsan manok. So yun ang kagandahan guys, at talaga malalasahan mo na hindi siya yung powder na ano lang iniinit, ba? Meron yung mga ibang restaurants na powder lang yung ginagamit, tos ang asim, ba? Ito eh talagang masarap ang quality ng sabaw. Kaya mapapahirit ka talaga. So ito guys, tikman na natin. At medyo nanlalabo na yung aking mata sa aking gut dahil sa gutom. Kaya subukan na natin ang lalas mang inasal. So para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe. Comment down below sa ano, tapos hit the notification icon para po ma-update namin kayo sa susunod nating activity. So guys, samahan nyo kami sa pagkain. Okay? Okay. Let's go. Yeah. Tantaran. Homemade na talaga, hindi siya yung homemade powder. Ba? Oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Yan, dinalawa ko na yung kanin, oh, para wala nang ano, wala nang hirit-hirit dahil medyo ano eh, kung maraming tao eh hindi mo agad matatawag yung ano. Saka dito guys, ano? Self-service nga pala dito, self-service. So garlic onion. Ayan. Ayan. So ito. Ay, garlic onion 'yon. Tikman nga natin yung ano, yung ano nila. Wala, hindi siya nakakasuya. Hindi tulad ng powder na ano, instant. Wow. Malasa yung karne, yung ano, karne ng manok. Malasa, malasa po siya. Malasa. Sarap. Yan. Okay guys, kain muna kami and see you on the next clip. Hello guys, Elvis here once again at dito po tayo, hatulan na natin kung paano yung kaninang chicken dito sa lalas inasal. At ngayon, ako tapos na kumain kasi sobrang gutom ko na. At guys, sobrang sarap. Napakasarap po, lalo yung soup nila is as what I've said earlier, para po sa mga ano, mga hindi pa nakakaalam, eh yung soup nila eh hindi siya yung powder na ano, ito po eh paano pinakuluan ang buto ng baka, at minsan din po pinakuluan manok. So malasa po talaga. So alam niyo naman guys yung difference nung powder na ano ginagawang soup, di ba hindi masyadong ano yung taste niya, yung lasa niya. So pero dito guys sa lalas inasal, guaranteed po masarap ang sabaw nila, masarap din yung rice, at saka yung portion ng chicken okay naman po, masarap din, malasa rin siya. At ito nga po si ang pagkatunayan po, si Sir Cieno. Yan, umakain pa hanggang ngayon. Nakahirit na kami ng kanin, nakahirit na kami ng sabaw. Ayan, sa dahil sa sarap nung kanilang handa. So guys, yung mga mahilig magbiyahe dyan, papuntang Banaue or going back to Manila, kung nagugutom man kayo, try to stop here at Lalas Inasal. Yan, along the highway po ito. Makita nyo man po, yun, mga, yun yung main road. Diba? O, malapit to sa main town ng Lamut. So kung galing kayo ng Manila or Vizcaya, before Shell, eh right side po siya. At kung galing naman kayo doon sa Ifugao, kung galing kayo sa Lagawe or Banaue, ang location po ng Lalas Inasal ay after ng Shell, left side. So, ayan guys,
Kung sa inyo, masarap ang ano nila rito, ang serving nila at a reasonable price. At saka, yeah, maraming nag-stop over dito para kumain. Kasi ito yung sa pinakabagong kainan dito sa Lamut. So guys, samahan nyo pa kami. At para pa sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please like, subscribe, and click the notification bell para ma-update namin kayo sa susunod na gagawin. Of course, huwag din kalimutan mag-comment down below para sa ikagaganda ng ating susunod na episode. Okay guys, see you and good luck. Ciao!